naman tayong kakaibang challenge for today's video. At for sure, hindi ko pa nagagawa ito sa tanang buhay ko dito sa Pera Paraan. In 1 minute, kailangan ko raw maisuot ang jewelry set na ito. Meron itong hikaw, sing-sing, kwintas, at bracelet. Eh, lagi naman tayong G, kaya Susan, fight! Timer starts now. Naku po, paano ba ire? Kasama ito, ha? In one minute! Ay! Teka lang! Wait! Ang tigas, ha? Ang tigas! Ayan na! Yun! Ta-da! Kompleto na! And speaking of jewelry, alam niyo bang nakamit na ni Kayla ang 1 milyong kita nang dahil sa abot-kaya mga alahas na ito? Meet Kayla, 22 years old from Antipolo City. Damit pa lang at palamuti sa katawan, alam mo na raw agad kung anong bet niya. Parte na raw talaga ang accessory sa buhay ni Kayla nung bata pa siya. I think my mom had like a big influence on me kasi growing up, ang una niyang sinel mga accessories, beaded accessories, ganyan. Binila niya ako ng isang buong roll yun nung parang rubber, I think, and then like charms. Ang pagiging certified kikay at kabugera ng taon daw ang naging susi sa tagumpay niya sa kanyang business. 18 years old pa lang daw noon si Kayla nang simula ng kanyang negosyo. It started noong 2018 after I graduated senior high school. Medyo matagal kasi yung summer namin noon kasi yung college mag-start August pa and so medyo bored na ako sa bahay. Pinahiram nila ako ni dad ng pang-capital para ma-start yung business ko kasi I wanted nga jewelry since ginawa ko na rin siya nung high school ako. So I was selling like chokers, yung black na nauso na yung mga pang-90s, ganun. Ang diskarte niya sa pagninegosyo, nama na raw niya sa kanyang mga magulang. Sila mommy, meron sila noon like bags and accessories. Tapos sila daddy naman, food cart. Gamit ang 20,000 pesos na puhunan na hiniram ni Kayla sa kanyang mga magulang, sinimulan niya ang kanyang jewelry business. Pero dahil nga nag-aaral pa siya noon, hindi rin naging madali ito dahil kailangan niyang pagsabayin ng pag-aaral at pagninegosyo. Kulong na sa oras, sa kain, sa tulog, sa lahat, ang pet-pet ko na. Merong time na habang nasa klase ako, nagsasalita yung prof ko, may tumatawag sa akin. Tapos number lang, sabi ko parang sino po to? Tapos yun pala customer ko. Hindi ko pa pala nasi-ship out yung order niya. Tapos sabi ko, nasi-ship out ka po tomorrow, nasa class lang po ako. Kahit mahirap, for the go lang ng go lang daw noon si Kayla hanggat kaya. May time na habang papasok ako ng school, nasa LRT, doon ako nag-reply ng inquiries. Tapos, di ba pagdating sa school, ganyan. Tapos pag break time doon, mag-ayos ako ng orders. Pero dahil talagang hindi na raw carry ng schedule ni Kayla, nagdesisyon siyang huminto na muna sa kolehiyo at mag-focus sa negosyo. Sa simula, parang ayaw mo, no? Traditionally, Pilipino, gusto mo lahat makatapos at makagraduate. Maging successful ka man dito, pero iba pa rin yung may natapos. Malungkot pa rin. Sabi ko, parang kala ko lahat ng anak ko mapapatapos mo, di ba? So, di ko naman masasabi na super bukas sa kalooban ko. Pero, things happen for a reason. And I guess, yung reason na yun is para lumaki yung tala ng ganito. Nasa 150 hanggang 599 pesos ang gold-plated personalized accessories at inspired collections ni Kayla. Kabilang dito ang hikaw, sing-sing, kwintas, at bracelet na may iba't ibang design. Meron din silang accessories na may engraved pictures, initials, at jewelry set. When I started this, studyante ako. Lagi ko kine-question yung sarili ko parang, pag ni-release ko ba to, is this something I can buy? I personally use my own products. We make sure na yung price point namin, like, nasa middle lang. Yung tama talaga para doon sa lahat ng materials, para doon sa quality. Kumuha tayo ng eksperto para suriin yung mga jewelry nito si Kayla na gold-plated. So, tawagin natin ang ating eksperto na si Carla. Yan, Carla.
ang ating jewelry expert. Ayan, para pakita natin. So, Carla, itong mga jewelry na ito, gold-plated ito eh. Yung mga, ito pa mga ito ay safe gamitin natin? Safe na safe po. Nickel-free, tsaka non-tarnish siya. When you say, ano yung pag sinabing non-tarnish? Ano ibig sabihin? High quality na, ano po siya, rust-resistant po. Ah. At hypoallergenic po siya. Ayun. So, ano to, safe ito kahit sa mga bata? Yes po. Lalo sa panahon ngayon, medyo nagtitipid tayo. Yung gusto naman natin, medyo affordable, pero quality. So, ito masasabi natin na okay naman yung quality nito. Yes po. Mm. Maganda po ang quality ng Tala by Kyla. Oh, wow. And yung ano po niya, nagtatagal naman po siya. Ayan, ganyan. Depende pa rin po yun sa paggamit. Aba, may paandar daw si na Kyla para sa akin. Dahil nauuso ngayon ang mga jewelry na may picture at initials, ipakikita nila sa atin kung paano ito gawin. Una munang ilalayout ang bet na picture o letra sa computer. Gagawing itim ang kulay nito para mas nakikita sa printing. I-adjust ang laki at hugis ayon sa gusto ng customer. Saka i-imprinta gamit ang laser engraving machine. O diba, bongga sa bilis! Wow naman! Ang ganda naman itong back. Wow! Ang ganda naman ito! Made to shine! At may pangalan pa. Mayroon siyang... Picture go! Ako to! Ako to! My face! This is my... It's me! It's me! Ang galing! Pera paraan! Ang ganda! Alam mo, ang ganda nito ha? Pwedeng ganito. Pwede ka pala magregalo ng ganito, no? Tuwan-tuwa malamang yung pagbibigyan mo nito. Makikita niya ang mukha niya sa ganito. Di ba? Ang ganda! Ang dating pa isa-isang order kada araw noon, mas dumami pa ngayon. Noong kasagsagan ng pandemya, mas lalong lumakas ang negosyo ni Kyla. Sariling sikap lang daw ang ginagawa niya noon. Siya ang designer, photographer at editor ng mga product na ipopost niya online. Talagang lagi ako nagpopost ng new products kasi pagka mabagal kang magpost ng products, they can catch up. I listen to my customers a lot. So kahit meron mag-comment lang siya ng ganyan, alam mo yun, parang wala naman masyadong nag-support ng suggestion niya, gagawin ko pa rin. Kasi importante sa akin na ma-feel nila na may nakikinig sa kanila. Dahil dito, isa sa top sellers ang business ni Kyla sa online selling platforms. Isang taon matapos buksan ni Kyla ang kanyang jewelry business, kumita raw sila ng 1 million. Yes, I am blessed, but I wouldn't say I'm lucky because it's all backed up by hard work. I'm really thankful for my parents because I'm not exactly the best child either. Siguro that's why I work really hard. So para doon ko lang ma-repay. Very important sa akin yung support nila. Especially bilang panganay. Super proud ako sa kanya. Alam ko lahat, nakita ko lahat ng paghihirap, pagsisikap niya. Sobrang thankful ako na na-bless kami ng daughter na kagaya mo. Mapagmahal sa magulang. Sa patuloy na paglakas ng negosyo ni Kyla, nakapundar na sila ng sariling bahay, opisina at warehouse. Mayroon na rin silang 2 branch at research design and marketing team. Pero ang tunay na kinang ng Tala, maaabot na raw ni Kyla dahil ilang taon na lang, plano na niyang bumalik sa pag-aaral. If you have like the means, don't stop. Kasi iba pa rin if nakapag-aral ka. Pagka may negosyo ka at gusto mag-negosyo, mas need mong strengthen yung belief mo sa sarili mo. Iikot mo yung perspective mo, parang, oh, I'm tired, but this is what I've been asking for. Like, for the longest time, ito yung gusto kong gawin. So, why stop na?